Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry, at maging sa mga taga-subaybay sa YouTube channel mo. Ako nga po pala si Daniel, kasalukuyang nasa edad na 26 at nagtatrabaho po sa isang convenience store dito lang din sa aming lugar. Ako po ay nakatira sa probinsya ng Capiz. 6 kaming magkakapatid at ako ang ika-4. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo, Kuya Barry, ngayon ay pinangmagatang magkakapatid. Kwento ito ni Tia Carmelita. 3 silang magkakapatid, si nanay na pangalanan na lamang natin sa pangalang Imelda. Ang sumunod po ay si Tia Gemma at ang panghuli ay si Tia Carmelita. Kuya Barry, si Tia Carmelita ang bunso, samantalang panganay naman ang nanay ko na kapatid niya. Mga babae silang lahat. Simple lang ang pamumuhay nila. Isang magsasaka ang tatay nila, samantalang nagtitinda naman ng mga gulay ang nanay nila sa palengke. Kuya Barry, nangyari ito taong 1995. Noong mga panahong iyon, pare-parehong nasa high school pa lamang sila nanay at Tia Gemma, samantalang magtatapos pa lang sa elementarya si Tia Carmelita. Isang taon lang ang agwat ni nanay sa sumunod sa kanya, samantalang 4 na taon naman ang tanda ni nanay kay Tia Carmelita. 3 araw bago ang nakakilabot na aksidenteng iyon ay nakatanggap ng sulat paanyaya itong si Tia Carmelita mula sa babae niyang kaklase na atin na lamang itago sa pangalang Mika. Ang nilalaman ng sulat ay inaanyayahan siya na dumalo sa magaganap na pagdiriwang na piyesta doon sa kabilang baryo. Kuya Barry, ang sabi ni Tia, si Mika daw ay isa sa pinakatahimik niyang kaklase. Hindi ito masyadong nakikihalubilo. Ni hindi rin sila ganoon kalapit ni Tia Carmelita. May usap-usapan pang araw na narinig si Tia Carmelita na aswang daw itong si Mika. Nang dahil lumaki si Tia Carmelita sa probinsya, ay naniniwala siya sa mga ganoong nilalang, ngunit hindi siya naniniwala na kabilang itong si Mika sa mga may lahing aswang dahil kahit hindi man sila ganoong kalapit ni Mika sa isa't isa, ay nararamdaman niyang napakabait na tao nito. Ayon kay Tia Carmelita, ipinagbigay alam niya sa kanilang mga magulang ang tungkol sa imbitasyon ng kanyang kaklase. Hindi niya kaagad napapayag sila lolo na pumunta siya sa kabilang bayan dahil delikado, lalo na at babae pa raw siya. Nang dahil sa pangungulit ni Tia Carmelita kila lolo ay napapayag niya ang mga ito, subalit kailangan na sumama sila nanay upang samahan at bantayan siya. Hindi naman na nagdalawang isip na sumang-ayon lamang si Tia Carmelita dahil naiisip niya na ikabubuti niya rin iyon at upang makapaggala silang magkakapatid. O siya, sige, mag-iingat kayong tatlo doon, Imelda. Ikaw ang nakakatanda, kaya bantayan mo ang mga kapatid mo. Paalala pa sa kanila ni Lolo. Oo po, itay. Mag-iingat po kami. At saka sa kabilang bahay lang naman yun eh. Hagikik na wika ni Tia Gemma. Oo nga. Sa kabilang bayan nga lang yun, pero hindi kayo nakasisiguro kung magiging ligtas ba kayo o hindi. Mas mabuti na ang maging handa palagi. Itago nyo itong luya at bawang. Magagamit nyo ito. Sabat naman ni Lola. Nagtaka pa noon silang magkakapatid kung bakit sila pinabaunan ng bawang at luya. Naiisip nila na masyadong overprotective lang sila lolo at lola sa kanila, kaya hinayaan na lamang nila ang mga matatanda. Tama din naman talaga ang mga ito.
Kahit sa kabilang bayan lang sila pupunta, ay dapat na maging handa sa anuman na mangyayari dahil ang panganib ay nasa paligid lamang. Oh, maaga kayong umuwi ah at huwag na gumala sa kung saan-saan pa. Habilin pa sa kanila ni Lolo. Pero tay naman, paano kung sakaling magabihan kami? Di ba pwedeng doon na kami kila Mika magpalipas ng gabi? Tanong naman ni Tia Carmelita, kaya nagtinginan ang dalawang matanda at nagsinyasan. Sa huli ay malalim na napabuntong hininga na lamang si Lolo at muli silang hinarap. Ay nako, Hosya, pagbibigyan ko kayo. Basta makiramdam lang kayo palagi sa inyong paligid. Anito, naikinangiti naman ng magkakapatid. Mabilis na tumakbo ang oras at dumating ang araw ng piyesta sa bayan ng Manlulupig. Bayan na kung saan nakatira ang kaklase ni Tia Carmelita. Kuya Barry, ang bayang Manlulupig ay hindi ito ang eksaktong pangalan ng lugar. Subalit para maitago ko lamang ang tungkol sa lugar na ito at maging ang mga mamamayan na naninirahan dito, ay itinago ko na lamang ang nasabing bayan sa katawagan na Bayang Manlulupig at bilang respeto na rin sa mga mamamayan sa bayang iyon. Kilala ang bayan na iyon bilang isa sa pinakamahirap na bayan sa probinsya. Alas 6 ng umaga nang sila'y umalis. Sinundo pa sila ni Mika. Sakay ng jeep ay nagbiyahe sila papunta sa kabilang bayan. Noong makarating sila sa unang tarangkahang papasok sa bayan, ay namangha na kaagad itong si Tia Carmelita at maging ang mga kapatid niya dahil sa mga nasilayan nila. Malinis ang paligid at may nakasabit pang mga banderitas. Dinagsa ng mga tao, Kuya Barry, ang bayan. May mga palabas din na magaganap pagsapit ng alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sa dulong banda ng bayan, nakatira ang pamilya ni Lamika at bilang lang sa daliri ang mga kabahayan. Sa bahaging iyon ng bayan ay may pagkatahimik at malakagubatan ang dating dahil napakarami nitong mga puno. Maya-maya lang, bumaba sila sa paradahan ng jeep at muling sumakay sa tricycle naman. Ilang minuto lang ang ibinyahe nila bago tuluyang nakarating na sa bahay ni Lamika. Kuya Barry, may kalakihan daw ang bahay nila, ngunit gawa lang din ito sa kawayan. Sa labas pa lang ay maraming bisita na ang makikitang dumalo at ganun din sa loob ng kanilang bahay. Sinalubong pa silang magkakapatid ng mga magulang ni Mika. Inasikaso pa silang tatlo at ipinaghain pa silang magkakapatid ng makakain. Kung kaya hindi nila mapigilan na matuwa at magpakasaya dahil sa paraan ng pagtanggap sa kanila. Ang sarap naman ng niluto nila. Grabe, sobrang sarap itong dinuguan. Nasisiyahang papuri pa nga nila. Oo nga kakaiba talaga ang lasa. Pero bakit kaya tila kulay pula ang kanilang dinuguan? Segunda naman ni Tia Gemma, kaya sinaway siya ni nanay. Nakita rin nila ang iba pa nilang mga kaklase na dumalo at nakikain sa bahay nila Mika. Nagkwentuhan pa nga sila at nagkayayaan na gumala sa parke upang manood ng mga palabas at maglaro sa peryahan na hindi nila natanggihan. Sinamahan naman sila ni Mika. Mabilis na tumakbo ang oras nang hindi namamalayan nila Tia Carmelita. Masyado silang nagdiwang at naglibang sa piyesta sa bayan nila Mika. Tawa sila ng tawa habang tinatahak ang daan pabalik sa bahay nila Mika. At ayun na nga, Kuya Barry,
ginabi na sila sa pag-uwi. Wala na ring jeep, kaya napagpasyahan nilang magkakapatid na makitulog na lang muna kila Mika at ipapaliwanag na lamang nila sa kanilang mga magulang ang nangyari. At isa pa ay mukhang alam rin naman ng mga ito ang mangyayari dahil pinabalutan pa sila ng kanilang ina ng damit. Hindi naman tumanggi ang mga magulang ni Mika na doon sila magpalipas ng gabi. Nagkwentuhan pa sila ng gabing iyon at nanood ng mga tala sa labas ng kanilang bahay. Dinig na dinig din nila ang mga tugtog at musika na nagmumula sa plaza. Isa't kalahating oras pa silang nagkwentuhan bago napagpasyahang matulog na. Mula sa mahimbing na pagkakatulog ay nagising si Tia Carmelita dahil sa nakaramdam ng pagkauhaw. Maingat siyang tumayo at lumabas sa kanilang silid upang hindi magising ang dalawa niyang kapatid. Noong makarating sa kusina ay kaagad siyang uminom ng tubig. Habang tahimik siyang umiinom ay nakarinig siya ng pagpagaspas ng mga pakpak doon sa bubungan bago niya narinig ang isang mabigat na bagay na animoy nahulog. Kuya Barry, ayon sa pagsasalaysay ni Tia, ay gawa lamang sa kawayan ang bintana ng kusina kaya nasilayan ni Tia Carmelita ang kadiliman sa labas. Natigilan siya nang namataan ang isang bulto sa hindi kalayuan sa labas ng kusina. Maingat ang bawat pagkilos niya bago diniin ang mukha sa bintana. Nang dahil sa liwanag ng bilog na buwan ay naaninagan niya kahit papaano ang isang nilalang na nasa labas. Nakatalikod ito, ngunit masasabi niyang babae ito dahil sa haba ng kanyang buhok. Tuluyan nang napatayo ang babaeng nasa labas at bahagyang humarap sa bintana, ngunit nakatabingi ang ulo nito. Nabigla si Tia Carmelita nang mapagtanto na nanay pala ito ng kaklasing niyang si Mika. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kitang-kita niyang pulang-pula ang mga mata ng ginang at naanigan niya ang matutulis at mahahaba nitong mga ngipin. May bahid din ng dugo ang mukha at sa likuran naman niya ay isang bangkay na kanyang naging biktima. Kinabahan siya ng sobra at napaupo siya sa sahig upang hindi siya makita nito. Nanginginig at napaisip siya. Nang dahil sa nasaksihan ay isa lang ang pumasok sa kanyang isipan. Isa itong aswang. Muli niyang naalala ang kwentuhan at usap-usapan ng mga estudyante sa paaralan na pinapasukan niya. Usap-usapan na may kinalaman kay Mika at maging sa mga magulang nito. Tama nga ang mga narinig niya. Totoong aswang ang ina ni Mika, kaya posible na aswang din itong si Mika. Nay naman, bakit kising pa kayo at dito niyo pa talaga dinala ang biktima niyo ngayong gabi? Paano kung makita kayo ng kaklase ko at mga kapatid niya? Napagtanto niyang boses ito ni Mika na nagpabalik sa kanyang ulirat. Itikumay ang bibig mo, Mika. Kanina pa ako nagpipigil sa'yo. Kung hindi mo lang sana kaklase ang mga iyon, ay kanina ko pa sila naging hapunan. Takot na takot at tahimik lang na nakinig si Tia Carmelita sa pinag-uusapan ng mag-ina.
narinig niya ang dapat na hindi niya marinig. Nakita niya ang mga dapat ay hindi niya makita. Halos hindi siya makapaniwala dahil sa kanyang mga natuklasan. Isang aswang ang kanyang kaklase at maging ang mga magulang nito. Namutla si Tia Carmelita sa kanyang pinagtataguan. Hindi pa rin siya makapaniwala dahil sa kanyang nasaksihan. Nang dahil sa gawa lang sa kawayan ang sahig ay dahan-dahan lang ang ginawa niyang paghakbang hanggang sa nakarating siya sa isang silid kung saan naabutan niyang mahimbing pa rin natutulog sila nanay. Ate! Ate! Kumising kayo! Hikbi ni Tia Carmelita habang niyuyugyug niya sila nanay. Carmelita! Oh! Bakit ka umiiyak? Punong pagtataka na tanong ng ikalawa sa kanilang magkakapatid kaya mabilis na tinakpan ni Tia ang bibig nito. Kahit papaano naman Kuya Barry ay may alam si Tia tungkol sa mga aswang. Sa pagkakaalam ni Tia ay malakas at malinaw ang pandinig ng mga aswang. Huwag kang lumika ng anumang ingay, ate. Tulungan mo akong gisingin siya. Mahinahong bulong ni Tia Carmelita at bahagya pang tinuro si nanay na mahimbing pa rin sa pagkakatulog. Noong tuluyang magising na ang nanay ko, ay ibinahagi sa kanila ni Tia Carmelita ang kanyang mga nasaksihan. Halos hindi pa makapaniwala ang dalawa dahil sa kanilang mga narinig. Naasan na ba yung luya at bawang na ipinabaon sa atin ni inay? Bulong pa ni Tia Gemma nang maalala niya ang tungkol sa habilin nila lolo at lola sa kanila. Naku, hindi naman siguro tao ang nakain natin kanina, hindi ba? Hikbing tanong ni Tia Carmelita habang inaalala ang mga pagkain na kanilang pinagsaluhan kanina. Sarap na sarap pa man din sila, ni hindi man lang nila alam kung karni pa ba ng hayop yun o tao na ang kanilang mga nakain. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Iligtas mo po sana kami sa mga nilalang na yun. Naluluhang bulong ni nanay, sapat na para marinig lamang nila. Kaagad nilang inilabas sa loob ng kanilang daladalang bag ang luya at bawang. Mahigpit nilang hinawakan ang mga ito. Napagpasya nila na manatili sa kwartong iyon. Kuya Barry, hindi rin naman sila pwedeng lumabas ng bahay ng kaklase niya dahil baka mas lalong manganib ang buhay nila sa labas, lalo na at hating gabi na. Napagpasya nila na manatili pa rin sa silid na iyon at makiramdam na lamang sa paligid. Dilat na dilat ang kanilang mga diwa hanggang sa abutan sila ng unang pagsikat ng araw. Kinabukasan din ng umagang iyon ay kaagad silang nagpaalam sa mga magulang ni Mika at nagbiyahe pabalik sa kanilang baryo. Pinilit pa nga sila ng mga ito na mag-agahan muna bago daw umalis, ngunit mas pinili nila ang umalis kaagad. Noong makarating sila sa kanilang bahay, ay ipinaliwanag nila sa kanilang mga magulang ang dahilan kung bakit hindi sila kaagad nakauwi. Subalit, hindi na nila nagawang ikwento pa ang mga kababalaghang nangyari sa kanilang mga magulang dahil sa takot na baka hindi na sila papayagang gumala pa. Ngunit, ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng trauma at magandang aral kay Tia Carmelita. Huwag basta-bastang maniniwala sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kilala mo lang kung sino sila, ngunit hindi ang kanilang kwento at buong pagkatao. Ang panganib ay laging nasa paligid lamang. Naalala ko pang wika ni Tia Carmelita na siyang tumatak talaga sa aking isipan. Hindi naging madali sa magkakapatid ang mga nangyari, lalo na kay Tia Carmelita na siyang nakasaksi
at nakarinig ng pangyayari ng gabing iyon. Dumating pa nga sa punto na tumigil siya sa pagkain ng mga karne. Sa kabutihang palad naman ay hindi naman sila nayanggaw at wala namang may nagbago sa kanila maliban sa trauma na naiwan. Kuya Barry, ayon kay Tia Carmelita, simula ng araw na iyon ay hindi na siya sumasama sa ibang mga tao. Nakakausap pa rin naman daw nila ang kaklase niyang si Mika, subalit palagi na siyang nag-iingat at naging handa sa anuman na maaaring mangyari. Minsan pa nga daw siyang niyaya ni Mika na sabay silang mananghalian sa paaralan, subalit agaran siyang naghanap ng paraan upang makalusot. Sa tuwing naaalala niya ang mga nasaksihan sa bahay nila Mika, ay hindi niya maiwasan na masuka at mapahikbi. Ang pagbabago ni Tia Carmelita ay napansin nila Lolo at Lola. Subalit naisip ng mga matatanda na natural lamang iyon dahil nagdadalaga na si Tia. Sobrang nag-aalala naman si Tia Gemma at maging si nanay kay Tia Carmelita. Mika, pasensya ka na ha. Hindi kita masasamahan ngayon. Naiwan ko kasi yung baunan ko sa bahay, kaya uuwi na lang ako. Hindi rin naman kasi pwedeng makihati sa baon mo. Palusot pa ni Tia kahit na ang totoo ay dala niya talaga ang kanyang baunan. Hindi na niya hinintay na makapagsalita pa si Mika dahil nagmadali siyang umalis. Kuya Barry, tungkol naman kay Mika at sa mga magulang niya, hindi nagtagal ay nalaman din ng mga tao ang lihim ng kanilang pamilya. Lihim na nagmula sila sa angkan ng mga aswang, kaya puwersahan na pinaalis ang mga ito sa kanilang bayan. Simula po noon ay wala nang may nabalitaan pa si Tia sa dating niyang kaklasing si Mika. Sa kasalukuyan po ay maayos naman ang buhay ni Tia Carmelita. Subalit hindi man lang siya nagkaroon ng sariling pamilya niya, hindi kagaya nila nanay. Naging isang vegetarian na rin siya. Minsan ay naaabutan ko siyang nakatulala na animoy may malalim na iniisip. Hindi niya rin napigilan na mapaluha nang ikwento niya sa amin ng mga kapatid ko ang dati nilang karanasan. Marahil ay totoong na trauma nga talaga si Tia Carmelita dahil takot din siyang maniwala maging sa mga kalalakihan. Hindi ko na siya masisisi. Ang mahihiling ko lang Kuya Barry, sana matagpuan na ni Tia Carmelita ang masaya at payapang buhay na dapat ay para sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat Kuya Barry. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad upang maibahagi ko po ang kwentong ito. Mga kasundo na nakikinig, sana nagustuhan nyo rin ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon. Bago tuluyan na magtatapos ang aking liham, nais ko sanang ipaalala sa inyo na mag-ingat at makiramdam sa bawat tao na nakakasalamuha mo. Huwag basta-bastang magtiwala dahil ang panganib ay nasa paligid lamang. Maging handa at alerto sa maaaring mangyari sa hinaharap. Huwag sumuko at magpatuloy lang sa ating laban. Sa uulitin, magandang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Daniel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.